Unahin na natin yan, syempre, ang ating contender from Metro Manila na si Mitzi Surillo. 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 Hi, Mitzi. Welcome po. Okay po. Kapangalan mo yung... Ano yung... po ba pinopronounce yung last name nyo? Na-confuse lang po kami. Opo. Surillo. 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 Mitzi or Mitzi? Mitzi. Mitzi. Wow. Sobrang Tagalog kasi ng mga kasama namin dito. Okay, next time. Ate, ano, kasi parang kakaiba yung name mo eh. Parang may pagka... Japanese. Ba? Oh. Ano, saan ba galing yan? Po si Ate Mitzi? Taga Metro Manila. San Juan po. Pero ano ba pinagkakalala ni Miss Mitzi? Kakatapos ko lang pong graduate. And kasalukuyan po akong nag-work every Sundays sa isang cafe. Ganun po. Oh, makanta po. Congrats po. Yes. Ano? Sa cafe. Yes, apa. Pero bakit every Sundays lang? Kasi po, binalance ko po yung time for studies. So, pag may time po, kakanta po ako. Ah, so, nagmamasteral ka ngayon? Degree pa lang. Oh, graduate pa lang. Anong kasi course? Kasi po, nag-abroad po ako for 2 years. So, nag-stop po ako. Tapos, pag-uwi ko, tinuloy. Last 2016, tinuloy ko po yung psychology. Mm. Bakit kinuloy psychology? Ka-ati, kaya mo magbasa ng utak ng tao? Hindi po. Behavior. Ano lang, observation lang po. Oh, pero, behavior. Pero kanina nasabi mo na nag-abroad ka. Ba't ka nag-abroad? At saka saan ka pumuntang bansa? Nag-abroad po ako kasi I want to help my parents. Tapos, yung mga bansa po na napuntahan ko is Malaysia and Myanmar. Yeah. Ano po ang ginawa niyo doon? Band vocalist po yung work ko. Work? Ano, ikaw talaga yung nag-provide para sa sarili mo or may tulong pa rin ng parents? Ano po, may help with parents pero scholar po ako ng school so it's easier. Kaya po, na kahit na pag nag-work po ako, nakakapag-provide din po ako sa sarili ko kahit pa. Gaano kahirap i-maintain yung kailangan na grades para manatili ka bilang scholar? Sa amin po, dahil choir scholar, no grade below 3. Yun. Hindi pala hindi rin ganoon kahirap kahit papaano, 'di ba? Yes, kasi kala ko talaga puro dapat 1. Uno. Pag ano po, sa school po namin, pag academic scholar ka po, ganun po yung kailangan mong i-maintain, 1.5, 1.75. Anong klase bang scholarship yung kinuha mo? Choir scholarship, yung parang cultural. Oo, naranasan ko rin yung college na nag-yatro ako. Cultural scholar yung tawag dun sa mga... At stress din yung maintaining grade. 3 is 75, if pataas. I'm not mistaken, di ba? Pataas. Okay. Mm-hmm. Pero nakakapag-contest ka rin ba dati? Nung bago ako graduate, sinasali po nila ako ng school competitions. Yes po. And yung amateur singing contest po, matagal na po akong huminto kasi po, ginawa ko po siya as I sing for a living na lang po. Oh, I see. Pero question ko lang, no? Yung pagiging psychologist or yung course na pinili mo, first choice mo ba yan? Nung una po, dentistry po yung choice ko kasi nahikayat po ako ng mother ko nung nag-assist ako sa kanya. Pero siguro calling po talaga, nag-psychology po ako. Bakit si mother ba is dentist? Dentist. Oh, I see. Yes, si daddy. Civil engineer po siya. Wow. Talagang lahat sila sa family. Oh, successful, no? Saka hindi siya normal na kinukuha na course. Sinabi mo na calling, no? Paano mo nasabing calling mo maging psychologist or mag-switch ng course, mag-shift ng course? Naging choice ko po kasi yung psychology kasi gusto ko pong mas makilala yung sarili ko. And at the same time, nung kinukuha ko po yung course, na-realize ko na kaya ko rin po palang tumulong sa iba. You sing for a living, di ba? So, may problema po ba sa family? May breadwinner ka ba or... With regards po sa family, wala naman po. Kaya lang po, given na above 18 na po ako and may 2 children na po ako, kinoconsider ko po na hindi ko po gawing burden sa family ko yung mga anak ko po. Kaya ba nag-ibang bansa ka dahil sa yes po, malaking factor po yung anak ko. Pero yung bunso ko po is 3 months old pa lang po. 3 months old pa lang. Si partner ba kasama mo pa rin? Si partner? Yes po. Kaya lang po yung first born ko hindi sa kanya. Oh, okay. Hindi naging successful ang relationship mo. Yes, hindi po with the first successful father. Okay lang yan. Oh, given naman yun. Kung hindi mo naman kailangan... Talaga kaya rin ang galing. Oo naman. Pero kwentuhan mo naman kami, paano mo na-meet itong father nitong 3 months old, correct? Or 3 years old? Three months old. Na boyfriend mo or magkabarkada po kami sa choir, year 2008.
Tapos, okay, naging mag-best friends po kami bago po kami mag-abroad. Tapos, 2013 to 2014, yun po yung nagpe-prepare ako abroad. Nung after 2 years, which is 2015, umuwi po ako for a vacation. Tapos, dun po na-develop. Hindi po namin nina-expect na from best friends magiging kami ba. Oy, lovers! Dun ba sa cafe na pinapasukan mo, ongoing pa rin yung pagkanta mo? Yes po. Wala ka bang plan na like mag-ibang bansa or mag-talagang mag-pursue every, like everyday yung work mo as a singer? Sa ngayon po, hindi ko pa po masabi kasi gusto ko pong ma-focus dun sa bunso ko. Sa Pinoy. Yeah. Like, ano naman ang naging dahilan mo? Bakit mo naisipang sumali dito sa Tawag ng Tanghalan? Kasi gusto ko pong ma-break yung stigma ng tao na hindi po porket bumibirit ay magaling na. Meron naman pong iba na kahit hindi po bumibirit, voice may quality. Talent. Yes, parang si KZ Tandingan, di ba? Hindi naman siya bumibirit, pero yes, may sariling mismo.